Ang ikalawang sulat ni Juan. Mula sa isang pinuno ng iglesia, para sa minamahal na ginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, ginang, ako'y mahihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa daigdig ang mga mandaraya, mga taong ayaw kumilala na si Jesucristo'y naging tao. Ang ganoong mga tao'y mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang ating pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang kantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag batiin ang sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain yan. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko nasasabihin sa sulat. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka na mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae?